Paano nga ba mag-apply ng Philippine Passport? Ano-anong steps na dapat nating gawin? Ano-anong requirements na dapat nating isubmit? Saan tayo pwede magpunta? Magkano ang bayad sa pag-apply ng passport? Kailan natin makukuha ang passport? Ilang araw tayo maghihintay? Easy lang ba or madali ang pagkuha ng Philippine Passport? Kung gusto nyo malaman ang mga kasagutan, tumutok lang kayo sa vlog na ito. Sorry. Hi guys! I'm Dave and for this vlog, isi-share ko sa inyo kung paano mag-apply ng Philippine passports. So overview, magbibigay ko sa inyo ng tatlong major steps, okay, sa pag-apply. So first step, of course, ang inyong online application sa website ng DFA. Okay? So second step, of course, ay ang physical appearance na kailangan nyong magpunta sa DFA branch kung saan gusto nyong makuha ang inyong passport. And step 3, ang pinakamahalaga sa lahat, ang paghihintay. Okay. Kasi kailangan mo maghintay ng ilang araw bago mo makuha ang inyong passport. Alright, so bago tayo mag-proceed sa step-by-step process, enumerate ko muna ang requirements. Ano nga ba ang mga dapat nating dalhin? For adults, itong mga basic requirements, core requirements. So number 1, confirmed online appointment. Number 2, personal appearance. Number 3, accomplished application form. Again, mamaya yung step-by-step process niyan. Number 4, original and photocopy of Philippine Statistics Authority or PSA authenticated birth certificate. Basically, itong inyong PSA, okay? Yung inyong birth certificate. Kapag ikaw ay isang married na female, kailangan mo rin magdala ng original and photocopy ng inyong PSA authenticated marriage contract. And the local civil registrar copy kapag ang inyong PSA ay hindi malinaw or hindi nababasa. Okay? And 5, any of the following IDs with one photocopy. Ayan, ipa-flash ko rin sa screen yung mga acceptable na mga IDs para sa inyong pag-apply ng passport. So guys, ilalagay ko din sa description box yung link kung saan nyo pwedeng makita yung requirements and itong IDs na pwede nyong gamitin sa pag-apply. So ako, una akong nag-apply ng passport nung student pa ako. It was in 2017. And kapag student ka, acceptable naman guys ang inyong student ID. At ito pa, may notes. Ang mahalaga sa note dyan, original and photocopy of IDs and supporting documents are required to be presented upon application. Ngayong alam nyo na ang requirements, ano ng first step para tayo makapag-apply ng passport? Of course, it's online appointment. So, punta kayo sa passport.gov.ph/appointment. So, pag pumunta kayo doon, yan ang makikita nyo. Okay? Basahin nyo yung terms and condition, and after yung basahin, i-click nyo na, i-tick nyo yung box na yan, and then start individual appointment kapag mag-isa ka lang. Okay? Pag i-click nyo yung start individual appointment na yan, lalabas ito sa screen. Specify the site where you want to set an appointment. Okay? So, region Asia Pacific, country Philippines. And site, actually, may iba't ibang choices kung saang DFA branch nyo gusto mag-apply. Dyan, nilagay ko lang Mega Mall kasi dyan ako nag-apply before. Then, after that, automatic na magre-reflect yung office name, office address, contact number. So, i-click nyo na lang yung next. Pag maklik nyo na yung next, ito naman ang bubungad sa inyo. Kailangan nyo na mag-set kung kailang date ang gusto nyong appointment. Mabilis magkaubusan yung slot. Minsan, walang available slot kang makikita para sa DFA branch na yan. So, kung walang available slot, pwede kang bumalik sa previous page at mag-search ng iba pang branch. Branch, may family. Mag-search pa ng ibang branch kung saan maaari kayong makapag-set ng appointment kasi may available na slot. So guys, kung may available na date sa branch na gusto yung applyan, guys, i-take nyo na yung opportunity. Kunin nyo na yan at piliin nyo na yung time na gusto nyo. Okay? And after that, pag maklik mo na yung time, check nyo na yung I'm not a robot. K-drama ka girl. Tapos, i-click nyo na yung next. Pag maklik nyo na yung next, kailangan nyo na dito mag-fill out ng information, okay, na magre-reflect sa inyong application form na eventually ay i-preprint ninyo at dadalhin sa DFA. So, yan yung mga information, again, nasa screen. Yan yung mga information na kailangan nyo i-fill out. Yung may mga asterisk na red, yan talaga yung pinaka-required, okay? Hindi kayo makapag-proceed sa next page kung hindi nyo yan ma-fill out yung box na yan na may asterisk, alright?
So pag maklik niyo na yung next, lalabas dyan yung mga information ng inyong mga magulang, father and mother, na kailangan nyong i-fill out. Alright, basically yung pangalan lang naman, tapos yung kanilang country citizenship. So next page, yan ang lalabas, application type. Yan ay kung bago kayo mag-a-apply, first time applicant or for renewal kayo. Kung bago kayo, i-click nyo yan at piliin nyo yung new. And yung basis of Philippine citizenship, by birth ba kayo na Pilipino, naturalization, ganyan. So kung by birth kayo, like me, piliin nyo yung birth. Kung na-fill out nyo na ang lahat ng kinakailangan dyan, again, i-click nyo ang ating favorite box dito, ang next. Dito naman, i-fill out nyo ang inyong complete address. Okay, city, province, occupation, office number na optional, and your office address na optional lang din. Again, kapag may asterisk na red, yun lang ang required nyo i-fill out. Sa next page, actually, lalabas dyan yung lahat ng information na fill out ninyo. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-double check. Okay? And kung may mali dyan, pwede nyo pang ma-edit. And pag iso-scroll down nyo sa baba, ganyan ang makikita nyo. Yung nasa screen na yan, yan ang makikita ninyo. Yung inyong selected appointment schedule, lalabas dyan. Kunwari ako, pinili ko June 22. Then yung oras, tapos yung site. Alright? Tapos kung na-double check nila lahat, i-click nyo na yung I'm not a robot. Kasi baka robot ka. Okay, pero kung hindi ka robot, i-click mo yung I'm not a robot. Kapag babasa mo na yan, yung namumula-mula dyan na statement, okay, dapat lahat ng nilagay mong information ay true. Wala kang kasinungalingan na ginawa, okay, i-click mo na yung check na yan, yung box na yan. Click nyo na para magkaroon ng check. So next, hindi na next ang i-click nyo guys. Confirm na. So i-click nyo na yung confirm. Kapag sure na kayo sa lahat ng information, nabasa nyo na, okay, i-click nyo na yung confirm. So ayun, pag na-click nyo na yung confirm, kailangan nyo nang pumili ng processing type. So dyan, lalabas na din yung amount na dapat nyong bayaran. So regular processing, 12 working days. So guys, sobrang bilis na nito kasi before, kailangan maghintay ng 1 month para makuha yung passport. So 950 pesos. Sa express processing, ito naman ay 1,200 pesos kapag mas gusto nyo mapabilis yung pagkuha nyo sa inyong passport. So pwede kayo mag-over the counter and pwede nyo gamitin yung inyong debit card or credit card. Kapag kayo ay kunwari i-click natin dyan yung over the counter, ito ang lalabas na prompt. Kailangan nyong mabayaran itong inyong passport within 24 hours. And hindi siya, guys, refundable at hindi transferable. Pagbabasa nyo na yan lahat, tapos proceed to payment. So kung napili nyo ay over the counter, ito ang lalabas. So basahin nyo yan. So may additional na 50 pesos na convenience fee kapag kayo ay mag-o-over the counter. So sa page na ito, makikita nyo kung saan kayo pwede magbayad. Okay, yung mga bayad centers, tapos authorized partners ng DFA. And kailangan nyo ma-present yung inyong reference number. So okay na kayo sa online appointment. Okay, na-fill out nyo na yung application form. Diba? Na-print nyo na yung application form at na-ready nyo na lahat ng requirements sa pagbayad na kayo. Next, ano nang gagawin nyo? Again, sabi ko kanina, yung second major step ay, of course, ang inyong personal appearance sa inyong desired DFA branch. Kung ano yung pinili nyong DFA branch kanina, diba, sa inyong online appointment, doon kayo pupunta. And tip guys, magpunta kayo doon, of course, minutes or maglaan kayo ng oras or minutes before inyong actual na appointment time. Okay, mga 20 minutes before or 30 minutes before, magpunta na kayo doon. And sa mismong DFA ay doon, may iba't iba pang steps kayong pagdadaanan. So guys, make sure kapag pupunta na kayo sa DFA ay presentable kayo. 10 taon ang passport guys. At kailangan nyong magpa-picture doon mismo sa DFA para sa picture sa inyong passport. So mahalaga, presentable kayo, maayos kayong tingnan. Okay? So mag-wear kayo as much as possible, ang daming as much as possible ng may color na damit. And tanggalin nyo yung mga borloloy ninyo, diba? Yung inyong mga necklace, yung inyong tawag dito earrings. And guys, ito, huwag kayong ngingiti, okay? Bawal lang masaya doon, charot. Huwag kayong ngingiti, okay? Bawal yon. Dapat poker face kayo. So kapag natapos nyo na lahat-lahat ng steps sa DFA, bibigyan kayo ng options. Actually, dalawang option para makuha ninyong passport. So una, delivery.
Okay, so kung gusto nyo ng delivery, kailangan nyo magbayad ng additional na 150 pesos. Kung malapit lang naman kayo sa DMA branch, kung malakas ang loob nyo lumabas sa gitna ng pandemya, pwede nyo rin naman guys na i-pick up na lang sa mismong DMA branch. Alright, so nasa inyong desisyon kung anong gusto nyo. Okay? So ayun guys, make sure kung pupunta kayo sa DFA ay sumunod kayo sa social distancing. For sure may mga minimum health standards na sinusunod yung mga DFA branches. And of course, wear your face mask. Tapos hanggang ngayon, nare-require pa rin yung face shield. So ayan guys, napakaswerte natin ngayon kasi 10 years na ang validity ng Philippine passport. Hindi tulad noon na 5 years lang. So 10 years, pwede kang sunod-sunod na mag-travel sa iba't ibang bansa. Okay? And mahalaga din ito, ang passport, kasi it's government ID. Kailan ulit kaya tayo makapag-travel guys, no? Kailan? Kailan ang when the pandemic is over na yan? So sana mag-step up na po ang ating government, no, sa pagkilos. So ayan guys, I hope nakatulong ako sa inyo. Kung may questions kayo, just comment down below. Pwede nyo rin panoorin ang aking ilang travel vlogs. Alright, thank you so much guys for watching. Sarang iyo!